Wala kang puso! Tuso ka, Nathan! Magkahalo ang puot, sama ng loob at awa sa sarili habang sinusuntok ni Camille ng kanyang dalawang nakakuyom na mga kamao ang katawan ni Nathan. Ang akala niya ay nananaginip lang siya nang magisnang may katabi siya sa kama. Wala nang suot ang lalaki at nakadapa sa kama. At sa lalong pagkagimbal niya ay kumot lamang ang saplot sa katawan niya. Idedemanda kita, manggagamit! Ayaw tumigil ni Camille sa paghisterikal. Kung tutuusin ay kulang pa ang kahit anong salita para mailarawan ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Sinamantala at nakuha nito ang lahat sa kanya pagkatapos niyang magtiwala rito. Kahit nabihisan ka na, kahit mayaman ka na ay ganun ka pa rin. Mababang uri ka pa rin, Nathan! Patuloy ang dalaga sa pagsuntok sa katawan ng binata. Camille, stop it! Awat ng lalaking pilit umiilag sa mga suntok ng dalaga. Nagawa nitong hulihin ang dalawang kamay niya. Sabi ko na nga ba't hindi ako dapat maniwala at magtiwala sa'yo dahil kinukutuba na nga akong may iba ka ngang pinaplano. Naningil lang ako at hindi ikaw ang sinisingil ko pero ikaw ang nag-alok ng sarili mo. Dahil hindi ko alam na aabot tayo sa ganito. Matalinong babae ka, Camille. More or less, alam mo na kung ano ang posibleng mangyari sa pagsama mo sa akin sa lugar na ito. Seryoso na sa admin Nathan. I hate you! Idedemanda kita! Titiyakin kong makukulong ka! Go on! Tignan natin kung sino ang mapapahiya sa ating dalawa. Kinamumuhian kita, Nathan! Galit pa rin na wika ni Camille. Niyakap siya ng binata at pilit pinapayapa ang kanyang kalooban, ngunit pilit niya itong itinutulak. Don't you dare! Touch me again! Ngunit naubos na ang lakas niya sa panlalaban. Wala na rin siyang nagawa ng magawa nitong ikulong siya sa mga bisig nito. Kaya't naisubsob na lamang niya ang mukha sa balikat nito at doon pinakawala ng lahat ng gustong iiyak. Sige, tawagin mo kong manggagamit kung iyon ang gusto mo. But please, huwag mong isiping pinlano ko to. Nadala lang ako dahil nakainom ako. Lalaki ako at naging mahina nang ihatid kita sa guest room at hindi ko napigilan ang sarili ko ng pagmasdan kita. Nahihilo ka kamo kaya pinabayaan muna kitang magpahinga. I'm sorry kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Tao lang ako, Camille. Sinungaling, huwag mong ibangon ang dignidad mo. Wala ka naman nun, Nathan. Patutunayan ko sa'yo, Camille, na may dignidad akong tao. Hindi ako tumatalikod sa responsibilidad. Pananagutan ko ang nangyari sa atin. Seryoso na saad ng binata. Sa tingin mo ba'y papayag ako sa gusto mo? Ang gusto ko ay makulong ka sa ginawa mo sa akin. Makulong? Hindi kaya ang mas dapat makulong ay si Sabrina? May mga cheque siyang ibinigay sa akin 3 months ago na in partial payment sa utang niya sa akin. Ngunit lahat ay nagsitalbog. At may mga katibayan ako ng pagkakautang niya sa akin. Napakagat-labi si Camille sa tindi ng puot sa kaharap at awa sa sarili. Hindi niya inaasahang sa ganitong paraan siya sisingilin ni Nathan sa pagkakautang ng kanyang kapatid. Revenge! Ngayon ay alam niyang pinlano ni Nathan ang pagsingil sa kanilang magkapatid dahil sa galit na inilihim nito sa puso para kay Sabrina. Nadamay lang siya sa paghihiganti ng binata. Pero sarili niyang naging kabayaran ng lahat. Ano ang nangyari sa pakikipag-usap mo kay Mr. Del Ruiz, ate? Si Sabrina ang kausap niya sa telepono. Bumara sa lagusan ang tinig ni Camille ang puot na bumangon sa kanyang puso nang marinig ang pangalan ni Nathan. Mag-iisang linggo na siyang hindi nakikipagkita o nakikipag-usap man lamang sa kapatid pagkatapos na manggaling siya sa Villa Esperanza dahil gusto niya itong sisihin sa nangyari sa kanila ni Nathan. Ate, ano ba kakong nangyari sa pag-uusap niyo ni Mr. Del Ruiz? Pumayag ba siyang hulug-hulugan ko na lang hanggang sa kaya ko? Na ipakausap mo ba sa kanya na kung maaari ay huwag niya nang iparating kina Mateo ang pagkakautang ng malaki sa kanya? Kulit pa ng kapatid. Napakiusapan ko na siya, Sabrina. Sinikap itago ni Camille ang panginginig sa tinig. Talaga, ate? Pumayag siyang hulug-hulugan mo ang utang mo kahit magkano. At bibigyan ka raw niya ng 1 year para makabayad. Hindi na ipinagtapat ni Camille sa kapatid ang totoong nangyari. Hindi niya gustong makadama ito ng guilt at lalong ayaw niyang sirain ang kaligayahan nito sa nalalapit na kasal. Thank you so much, ate! Champion ka talaga! Masaya na saad ng kapatid sa kabilang linya. Ito na ang huli, Sabrina. Ngayong ikakasal ka na, wala nang dahilan para gumawa ka ng mga bagay na maglalagay sa'yo sa alanganin. Kapag naulit pa ito, hindi mo na maaasahan ang tulong ko.
Kung alam lang ni Sabrina ang paghihirap ng kanyang kalooban at paghihimagsik ng damdamin kapag naaalala niya ang nangyari sa villa. Pasensya ka na ate and I promise na hindi na ako papasok sa ganong gulo. Dapat lang. Dahil hindi mo alam kung gaano kalaki ang naging kapalit ng pagkakautang mo. Kilala mo ba ang Mr. Del Ruiz na pinagkakautangan mo, Sabrina? Biglay na itanong ni Camille sa kapatid. Once ko lang siya nakita ate. Hindi rin naman kasi siya nagtatagal sa kasino at may tao siyang pinangangasiwa ng pagpapautang niya sa lugar na yon. Iyon ang nalapitan namin para hiraman ng pera. So hindi mo pala alam na ang Mr. Del Ruiz na naglubog sa iyo sa utang ay si Nathan na anak ng dati nating katulong. Gusto sanang sabihin ni Camille sa kapatid niya, ngunit hindi niya nagawa. Paano'y dinig na dinig niya ang excitement sa tinig nito? By the way ate, nasaan ka ba kahapon? Tinatawagan kita dahil gusto kong makita mo ang gown ko. Marami pang sinasabi si Sabrina sa telepono pero malayo ang itinatakbo ng isip ni Camille. Walang iba kundi si Nathan. Siya nga pala ate, tinatawagan ka raw ni Daniel pero hindi kanya makontak. He's inviting you out on Sunday. Gusto raw niyang makita mo ang bagong resort nila sa Batangas. Hindi sumagot si Camille. Pinsan ni Mateo si Daniel na sa unang pagkakita pa lamang sa kanya sa wedding anniversary ng parents ni Mateo ay nagpakita kaagad ng interes sa kanya. Hindi na siya nilubayan ng lalaki hanggat hindi siya nagpapaunlak sa isang dinner date. Ate, bagay kayo ni Daniel at sa tingin ko'y in love siya sa iyo. Kung ako ikaw, hindi ko na palalampasin si Daniel. Dahil good catch siya, Sabrina? Ate, hindi ako kasing taas ng pangarap mo, Sabrina. Nakasanayan ko na ang simpleng buhay. Hindi ko na hangad na bumalik pa sa mga panahong lumipas na. Magkaiba ang prinsipyo natin kaya hindi ko gagamitin ang pag-aasawa para lang bumalik sa dati nating katayuan. Alam ni Camille na may nasagi siyang malambot na bahagi ng puso ng kapatid. Pero totoo ang sinabi niya. Naghihimagsik man ang kalooban ay pinilit ni Camille na ituring na lamang na masamang panaginip ang nangyari sa Villa Esperanza. Ilang gabi rin siyang nag-isip kung dapat ba niyang ituloy ang balak niyang pagdedemanda laban kay Nathan. Ngunit naalala niyang baka lalong lumaki ang problema. Sa tingin niya ay mahirap nang banggain ngayon si Nathan. May hawak itong alas na maaaring gamitin laban kay Sabrina kung gugustuhin talaga nitong manggulo. Hindi pa nakakasal si Sabrina. At si Nathan na rin ang nagsabing kakilala nito si Mateo. Paano kung gumawa ito ng usap tungkol sa kanyang kapatid para sirain si Sabrina sa mapapangasawa nito? At para makaganti kay Sabrina, wala kang puso, Nathan Del Ruiz. Galit na wika ng dalaga sa sarili. Hindi niya akalaing ganito kalaking gulo ang lilikhain ni Nathan dahil lang sa kasalanan ni Sabrina na matagal ng panahong naganap. Dadagdagan ko pa ang mga cottages na yan, sabi ni Daniel habang inililibot si Camille sa resort nito. Nang weekend na iyon ay nagpaunlak siya ng imbitasyon sa manliligaw para lamang mabura sa isip ang tungkol sa nangyari sa villa. Mabait ang binata, maginoo at hindi mahirap mahalin. Pero ewan ba ni Camille kung bakit wala siyang madamang atraksyon dito? Mas malakas pa nga ang panghatak ng mapaghiganting si Nathan sa kanya. Nalibang siya sa pamamasyal sa resort, sa pamamangka at sa masasarap na pagkaing ipinahanda ni Daniel. Pero kahit anong gawin niya ay hindi mapaknit sa kanyang isip ang mukha ni Nathan. Kahit sa mga alon, mukha nito ang parang lumilitaw. Mas matanda ako kay Mateo at ganun ka rin kay Sabrina. Untag ni Daniel sa naglalakbay na isip ni Camille habang nasa balkon sila ng isang cottage. Pero naunahan pa nila tayong pakasal. Ano kaya kung sumunod na tayo next year? Ako? Wala pa akong balak pakasal. Ikaw, baka gusto mo nang mag-asawa next year, imbitahan mo na lang ako. Natawa at napakamot ng ulo si Daniel. Alam mong ang tinutukoy ko'y tayong dalawa, Camille. Hindi pa nga kita tinatanggap, kasal na ang pinaplano mo, Daniel. Alam ko namang doon din ang punta natin. Nang makita kita ng gabing yon, Camille, sabi ko sa sarili ko, ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Seryoso na saad ng binata. Hindi mo pa ako napapasagot para maging girlfriend, ngayon pinipilit mo akong pasagutin para maging bride, Daniel? Don't you like me? Ano pa ba naman ang hahanapin mo sa akin? I can give you everything, Camille. Money can't buy everything, Daniel. Yung malakas na kabog ng dibdib, kapag naramdaman ko yun sa isang lalaki, doon pa lamang ako pakakasal. Sa ngayong kasama kita, normal ang heartbeat ko. Lihim na napasimangot ang mayamang binata, hindi nito matanggap ang kaprangkahan niya.
Congratulations, Camille. About 7 months from now, you will be a proud mother. Mother? Yanig sa narinig si Camille. Nakumpirma ang kutob niya. She was pregnant. No, this can't be true. Bulong ng dalaga. Hindi pansin ng obstetrician ang paggagitla sa mukha niya dahil abala ito sa pagsusulat ng reseta. Oh, here, bilhin mo ang mga vitamins na ito. Para sa iyo ito at sa baby mo. Then after 1 month ay bumalik ka para sa regular check-up mo. Pinilas nito mula sa isang pad ang prescription note at saka iniabot sa kanya. First baby niyo ba ito ng mister mo? Ho! Noon lang tila naalala ni Camille na nasa loob siya ng isang klinika at may kausap siyang doktora. Ang sabi ko, panganay niyo ba ito, Mrs. Valdez? Wika pa ng doktor. Mrs. Valdez? Correction, hindi siya Mrs. Valdez. Miss Valdez pa lang siya. Dalaga siya. Yun ang totoo. Dalaga pero heto ngayon at idiniklarang buntis. Yes doc, first baby ko ho ito. Patinaod na lang ng dalaga. Oh, tiyak na matutuwa si mister. Palagay ko'y sosorpresahin mo siya mamaya ano. Nakangiting sabi ng doktora. May gusto pa sana siyang sabihin sa kausap pero hindi niya alam kung paanong sisimulan. Ayokong ituloy itong pagbubuntis kong ito, doktora. Hindi ito dapat matuloy. Walang karapatan ng lalaking iyon para maging ama ng anak ko. Pero hindi niya magawang maisatinig iyon sa harap ng kausap. Kanina pa nakalabas ng klinika si Camille ngunit na natili siyang nakatayo sa waiting shed na iyon. Hindi niya alam kung papara ng air-conditioned bus o taxi. Dahil hindi niya alam ngayon kung saan siya pupunta. Natagpuan niya ang sarili sa harap ng apartment ng kaibigang si Grace. Hindi muna siya uuwi. Baka magpunta roon si Sabrina at makita ang pamamroblema sa kanyang mukha. What? Buntis ka? Hindi makapaniwala na wika ng kaibigan. Oo, Grace. Sagot niya habang kaharap ito sa coffee table. Paanong nangyari yun? Sabi mo hindi mo pa sinasagot si Daniel, di ba? Problema nga eh, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi mo pa naipaliliwanag sa akin kung paano kang nagbuntis, Camille. Nalalabuan ako. Isang matamang tingin muna ang ipinukol ni Camille sa kaibigan. Habang iniisip kung dapat bang sabihin dito ang isang lihim na wala siyang pinagsabihan na kahit na sino. Tinantya rin niya kung mauunawaan siya nito. I can sense may sasabihin ka sa akin, Camille. Pamimilit ni Grace. Hindi mo ako itinuturing na totoong kaibigan kung hindi mo ipagtatapat sa akin ang gumugulo sa isip mo. Akala mo ba hindi ko napapansin lately ang madalas na pagiging tahimik mo? Grace, nakaharap ako ngayon sa pinakamalaking problemang dumating sa buhay ko. Makikinig ako, Camille. Andito lang ako kahit gaano pa kalaki ang problema mo. Hindi si Daniel ang ama ng ipinagbubuntis ko. Ha? Sino? Believe it or not, kinamumuhian ko ang ama ng magiging anak ko. Baka sa mukha ni Camille ang paghihirap ng loob. Aksidente lang ang pagkakabuo ng batang ito sa sinapupunan ko. How come? Don't tell me na may naman tala sa'yo. Humigop ng kape si Camille. Saka nilinis ang bara ng lalamunan bago ipinagtapat sa kaibigan ng lahat. Gusto niyang kalimutan ang gabing yun. Ngunit sa halip, kabaliktaran niyo ang nangyari. Para pang tuksong bumabalik ng bumabalik sa isip niya ang mga nangyari sa villa. Paano mo siyang idedemanda? Wika pa ni Camille matapos marinig ang kwento niya. Mapapalabas niyang hindi iyon pamimilit kung kusa kang sumama sa kanya. Malayo ka mo ang Villa Esperanza na yun, di ba? At hindi ka madadala ng lalaking iyon kung hindi ka kusang sumama sa kanya. Mahihirapan kang maipakulong siya lalo na't hindi ka na menor de edad, Camille. Anong gagawin ko ngayon? Nalilito ako. Nahihirapan na tanggapin ang kinasapitan ko ngayon. Naiiyak na saad ng dalaga. Tutal, kaya nabuang bata ay dahil sa paniningil ng lalaking iyon. Napasunod ka niya dahil hawak ka niya sa palad. Ngayon, ikaw naman ang gumanti. Siya naman ang gipitin mo at sabihin mong panagutan niya ang dinadala mo. No, hindi ko magagawa yun, Grace. Hindi ko na gustong makita pa ulit ang mukha ng lalaking iyon. I hate him dahil pinain niya kaming magkapatid. Ay, anong plano mo ngayon? Honestly, hindi ko alam ang gagawin sa batang to. At hindi niya dapat malaman na nagbunga ang nangyari sa amin. May choice ka pa ba kundi tanggapin ang dinadala mo ngayon? Ayaw mo namang papanagutin ang responsable riyan. Naalala ni Camille ang sinabi ni Nathan na handa nitong panagutan ang ginawa. Kung ipagtapat kaya niya sa lalaki na buntis siya.
pero hindi. Hindi niya gustong makita pang muli si Nathan Del Ruiz. Kahit sa mismong kasal ni na Sabrina at Mateo ay hindi nagpahalata si Camille na may problema. Pagkatapos ng honeymoon ng mga ito, saka siguro niya ipagtatapat sa kapatid ang kalagayan niya. Hindi halos lumalayo sa kanya si Daniel sa reception ng kasal ni na Sabrina at Mateo. Ipinakilala pa nga siya ng binata sa mga magulang nito, na present din sa affair na ginanap sa isang magarbong restaurant. Sa gitna ng kasiyahan, pinilit ni Camille na pasayahin din ang sarili. Gusto niyang makituwa sa kapatid na kitang-kita sa nangingislap na mga mata at malapad na pagkakangiti ang hindi mababayarang kaligayahan. Nang sa wakas ay makawala si Camille sa pagbabantay ni Daniel, lumipat siya sa isang mesang malayo sa karamihan. Walang nakaupo roon dahil abala ang lahat sa pag-aabang ng paghahagis ni Mateo ng stockings ni Sabrina. Wala siya sa mood na sumali sa pagkakatuwaang iyon. Nang hindi sinasadyang mapalingon siya sa isang grupo ng mga kalalakihang halata sa ayos na puro prominenteng tao. Kung sa bagay, lahat naman ng bisita ng mga bagong kasal ay nabibilang sa mataas na antas ng lipunan. Mga kilalang personalidad sa politika at negosyo. Ngunit may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pansin. At para siyang ipinako sa kinauupuan nang makilala ang lalaking magandang-maganda ang suot na three-piece suit. Si Nathan Del Ruiz, ang lalaking dahilan ng kinakaharap niya ngayong problema. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagharap nila ng binata? Aminin niya kaya kay Nathan na nagdadalang tao siya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kulit.